Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng July 18, 2023 na kung saan sa ngayon po ay tuluyan na natumama sa kalupaan si dating Bagyong Dodong na may international name na talim dyan po sa may southern part ng China. Malayo na po ito sa atin, ngunit hinahatak pa rin ito ang habagat na dahilan pa rin ng mga isolated rains, lalo na po dyan sa pinakakanlurang bahagi po ng ating bansa. Samantala, tuluyan na rin po na pumasok sa ating area of responsibility ang binabantayan natin na banta ng sama ng panahon dito po sa ating bansa, at tatawagin po yan sa local name na Bagyong Egay anumang oras po mula ngayon, at huli po itong namataan sa layo ng 827 km east of Davao Region, na consistent pa rin ang pinapakita dito sa forecast. Nakikilos po yan pa northwestward habang patuloy ang paglakas na nagbabanta na tatama, lalo na po dito sa Northern Luzon, pero paalala lamang po na posible pa na magbago ang forecast na ito, kaya patuloy lamang po natin nababantayan dahil mas malakas po ito kaysa kay Bagyong Dodong. At ito naman po pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang nararanasan po dyan sa may Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan, Isabela, lalo na po dyan sa silangang bahagi, ilang bahagi ng Apayao, Zambales, Bataan, Quezon, ilang bahagi ng Bicol Region, Palawan, Eastern Visayas, Bohol, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Surigao del Norte, ilang bahagi ng Eastern Section ng Davao Region. At mamaya po, dahil sa paglayo na ng bagyong si Dodong, ay hinahatak din po nito palayo ang habagat dito po sa ating kalupaan. Kaya generally fair weather na po sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pero maulap pa rin na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang mararanasan po dyan sa may Batanes, Babuyan Island, silangang bahagi ng Cagayan at Isabela, ilang bahagi pa rin ng Zambales at Bataan, lalo na po dyan sa may Kanluran, Southern Quezon, ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Bohol, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Surigao del Norte, at ilang bahagi po ng Davao Region. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli sa ating bansa ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong pananggap po natin sa init ng araw, at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin po sa habagat ay may kataasan pa rin ang mga alon mula po dyan sa seaboard ng Itbay at Batanes, pababa po hanggang dyan sa may Palawan na ang mga alon ay posible pa rin na aabot hanggang sa 2.5 to 3 meters height. Kaiwasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula, para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!